Hi! Ito po ang inyong hotelier editors, inyong mga tahanan. Please like and share and don't forget to subscribe and click the bell icon to get new video updates. Marami pong salamat! God bless everyone! Magandang buhay! Samahan niyo po ang inyong editor na magluto ng ating paborito, ang bistik Tagalog! Tara, luto tayo! Hi guys, today is Thursday, July 1st. Magluluto po tayo ng bistik Tagalog. Pagluluto ko po yung aking anak. Nag-request po siya ng bistik. So ito po, hindi ko na po naipakita kanina itong aking pag-slice ng baka. And ito po ay minarinate ko na kanina ahead 2 hours before or 2 hours ago. So nilagyan ko po siya ng toyo and calamansi. So binabad ko na po siya, almost 2 hours ko na siyang binabad. And nag-slice po ako ng sibuyas and isasama natin yan na may pag-iprito. Medyo nilublub ko po yung ating sibuyas para maglasang o magkaroon ng lasa yung ating sibuyas. So later on ay tayo po ay magpa-fry na ng ating bistik Tagalog. So yan po, medyo mainit na po yung ating mantika. So we're going to fry our slice of beef and after nating maiprito ng 1 minute per side, i-sit aside po natin yung ating lulutuin na slice of beef. So yan po, tayo po ay nagsalang na ng ating pinipritong baka. Medyo mahina po yung ating apoy dahil kanina ng unang salang po is nagtalsikan yung ating mantika, medyo malakas yung ating apoy, so medyo napahinaan ko. And ayan po, hindi ko na po naipakita sa inyo yung pagsalang ng ating slice of beef dahil ako po ay walang tawag dito, tagakuha, wala tayong video holder or taga video sa ating ginagawing bistik Tagalog. So yan. So yan po ating medyo pinalakasan ng apoy. Yan. Para maluto na yung ating bistik Tagalog. So ayan. Medyo lumalakas na ang apoy. Sa isang minute, after 1 minute ay ating babalik ka rin na and i-sit aside natin po yung ating pinaritong slices of beef. So yan po, papakita ko po tulad pa rin, andyan pa rin po yung ating hiniwang sibuyas. And mamaya, after nang matrito natin yung ating lahat ng slices of beef, ay ating isusunod naman ang ating hiniwang sibuyas. So, standby po muna ulit. Wala tayong cameraman o tagahawak ng ating cellphone. So, standby po muna ulit. So, ituloy po natin yung ating pagkuha ng video. Nabaliktad ko na po yung ating pinaritong hiniwang maninipis na baka. And after 1 minute ay ating katanggalin sa kawali at ating isisip aside and piprito ulit natin yung mga kasamahan ng ating slices of beef. Ito na po yung ating first batch na piniritong slices of beef and yun po yung ating second batch and mga 30 seconds more and babalik ka rin natin ulit. And then after 1 minute, ipagpapatuloy natin yung ating third batch na pagprito dito sa ating marinated beef.
Then ating susunod, pwede na sinabi ko, yung ating hiniwang sibuyas. So yan, medyo masilimot yung ating pagpiprito, medyo kumikilamsik ang mantika. So tuloy lang natin. Ito po is pangalawang batch na, and susunod na natin yung third batch natin ng pagprito sa ating marinated beef. So ayan po, naiprito po natin ng bahagya ang ating marinated beef, and tulad ng sinabi ko, yung ating hiniwang sibuyas ay atin ding ipiprito and isisit aside din ulit natin. So ayan po, piniprito na natin yung ating sibuyas na ating igagarnis mamaya sa ibabaw ng ating bistik Tagalog. Hello guys ulit. So ayan yung ating marinated beef na ating bahagyang ating pinarito. And ngayon po is ating i-re-cook at palalambutin naman yung ating bistik Tagalog. So ayan, na dinagdagan ko ng kunting mantika yung ating kawali na pinagprituhan natin ng ating marinated beef, and magigisa tayo. Igigisa naman natin yung tawag dito. Meron po akong hinandang bawang and sibuyas. So, andun lang po sa kabilang lamesa. Hindi ko na maipakita. So, magigisa po tayo and lulutuin natin at palalambutin naman natin yung ating piniritong slices of beef. So, ito na po yun. Nagisa po ulit ako ng panibagong bawang and sibuyas. And then, ibinalik ko yung ating piniritong slices of beef. And then, sinahog ko. O, dinagdag ko din yung sauce niya. And, dagdag din ako ng isang basong tubig para ating maluto at mapalambot yung ating baka. So, yun po, standby. Ngayon po ay ating titikman at lalagyan natin ng ating kunting asin o kung anong kulang. O kailangan po ba dagdag natin ng kalamansi? Sakto ba yung asin? So, yun lang po. Sakit lang. At ating gagawin. At standby muna. At kaya tulad ng sinabi ko, wala po akong photographer o wala akong tagakuha ng video. Kaya, on and off muna ang ating ginagawa or nakapost yung ating camera, yung ating cellphone. So, ayan. Tinutuloy na natin yung pagpapalambot natin dun sa ating marinated fried beef. Kailangan natin panambutin yung baka and pakuluan para yung texture ng ating baka ay pumasok o lumambot at tuluyang pumasok ang lasa sa mga texture ng ating baka. So yun, ating pinapakuluan, and maya maya is papakita ko sa inyo yung ating finished product. So yan na po, wala na po yung sauce, kumbaga iga na siya. So ayan, almost done and almost finished na yung ating products, yung ating bistik Tagalog. So dinagdag ko na rin po yung ating sibuyas. So yun po, medyo kukunti po yung sibuyas, and isang buo lang po kasi yung available na malaking sibuyas dito sa aming pantry, sa aming kusina. So kahit pa paano, meron din buhay at mukhang yummy, and hindi lang mukhang yummy, at talagang masarap. So tinikman ko po siya, yung sauce niya is tama-tama, yung asin and yung kanyang alat. So happy eating. So tama-tama 12 o'clock, and
oras na para manahalian. Kami mag-aama lamang ang tao dito sa bahay kasi si Commander, si Mrs. ay naka-duty sa health center. So, yun po. Sana po inyong subaybayan and subscribes and likes and share na rin po itong aking vlog and sa mga bagong makakapanood and magiging subscriber ng aking YouTube channel. Maraming salamat. Mag-iwan lang po ng tamang mensahe and para mabalikan ko po kayo. Again, thank you. Don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel. Ito po si Don Felipe. Maraming salamat. Yan. Ito na po. Kain na po tayo. Meron po tayong sinaing. So, yan. Tatlo lang po muna kami kakain.